Hello everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your friendship na always saying enjoy life but set a limit. Mag-enjoy ka hanggat gusto mo but lagyan mo na limitasyon, lalong-lalo na kung ikaw ay isang Muslim. Okay, alhamdulillah. We are good, insha'Allah. Alhamdulillah, okay ako at okay kayo, diba? So, alhamdulillah, dahil nanonood ka sa mga video ko at sana marami pang manood, insha'Allah. Okay, anyway. Ito na lang masasabihin ko sa inyo, ay pumasok to sa utak ko. Diba? So, tapusin mo ang video na to para maintindihan mo kung ano ang pinagsasabi ko. Huwag kang magko-comment na hindi mo tinapos ang video na to. Kasi pag nag-comment ka na hindi mo tinapos ang video ko, ang iko-comment mo ay hindi na ayon sa pinagsasabi ko. So, mas maganda tapusin mo ang video bago ka mag-comment. Okay? Okay. Ito na. Narinig niyo yung sounds. Ang ganda na. Maranasan. Gaano ba kahalaga ang anak sa isang mag-asawa? Diba? Mahalaga. Mahalaga talaga ang anak sa isang mag-asawa. Kasi, kumbaga, yun yung dahilan kaya nag-asawa si lalaki o kaya nag-asawa din si babae dahil sa anak. Although may mga tao talaga na ayaw nila ng anak kasi may mga ilan-ilan akong pakilala na ayaw ng anak or hindi pa handa. Diba? Kasi ang hirap din kasi pag may anak ka, malaking obligasyon yun. Malaking obligasyon na gagampanan mo doon sa anak mo, diba? So, mahalaga ang anak, diba? Kasi ang mag-asawa, pag walang anak, kulang yung pagsasama nila eh. Kahit na gaano pa kayo kayaman, o malaki-malaki ang pera niyo, kung wala kayong anak, wala, useless lang. Diba? Useless lang. Kaya yung dahilan, kaya ang mga lalaki, especially sa mga Muslim, diba? Yun yung dahilan, kaya ang lalaking Muslim pwede mag-asawa ng pangalawa o hanggang apat, diba? Kung ikaw na lalaki, ang asawa mo hindi magkaanak. Halimbawa, matagal na kayo nagsasama, matagal na kayo mag-asawa, 14 years, for 15 years, or 20 years, tapos hindi magkaanak ang asawa mo, abay, maghanap ka na ng pangalawang asawa, o pangatlong asawa, o pangapat na asawa. Kasi kailangan mo yun, di ba? Bakit kailangan mo ng anak? Unang-una, pag namatay ka, tapos may inaiwanan kang anak sa mundo, tapos naituro mo sa kanya ang Islam, malaking bagay yun. Kasi pwede siyang magdua para sa'yo, di ba? Pwede siyang magdua na sana patawarin kami Allah, di ba? Kahit yun lang, malaking bagay yun. Mapapakinabangan mo ang anak mo sa mundo at higit sa lahat sa'yo, Mulkiyama. Di ba? So, ikaw naman na babae, huwag kang makasarili, di ba? Kasi alam mo naman na hindi mo mabigyan ng anak ang asawa mo. Bakit hindi mo siya payagan mag-asawa ulit, di ba? Kasi ang tagal nila eh, for almost 10 years na kayo, 15 years, 20 years, tapos hindi pa kayo magkaanak. So, huwag kang maging madamot kasi pagmamahal din yun eh. Pagpapakita din yun ang pagmamahal na ano, na gusto mong mag-asawa ulit ang asawa mo dahil nga sa hindi mo siya mabigyan ng anak. So, ano yun, papayag ka ba na ikaw hindi ka magkaanak pero ang asawa mo, alam mo naman na posible siya magkaanak sa ibang babae. So, why not, di ba? Oo, hindi ka naman niya pababayaan. Ang mahirap nun, kung ang iba kasi din na lalaki, pag nagkaasawa ulit, pinababayaan na yung unang asawa. Di ba? So, huwag kang madamot kasi pwedeng, pwedeng mali mo, yun yung paraan para magkaroon ka rin ng anak. Kasi nangyayari talaga eh, na ang babae hindi magkaanak. Tapos ang ginawa niya, dahil sa gusto niyang magkaanak, ang asawa niya, inutusan niya mag-asawa ulit. So nagkaanak si lalaki din sa pangalawang asawa niya. Dahil sobrang kabaitan niya, binigyan na rin siya ng anak, di ba? So may nangyayaring ganon. Tapos pwede, pagka ito rin mo pang
ano, pag naging, ah, siyempre, ikaw din naman ang maghahanap ng babae na magiging pangalawang asawa ng asawa mo, makakasundo mo. Pwede ikaw maghanap, makakasundo mo, mabait. Kasi pagka nagkaanak sila, pwede mo rin ito rin anak, yung magiging anak nila. Diba? So ngayon, pag laki ng bata, sino makikinabang nun? Ikaw. Diba? Pati ikaw makikinabang din. Siyempre, andyan ang sakit, diba? Kasi tao lang tayo eh. Tao lang tayo talaga na nakakaramdam ng sakit, diba? Pero, gagawin mo naman yun, pwedeng para sa'yo o para sa asawa mo. Kasi, ang tagal na, diba? Ang tagal na. Tapos parang iba na rin eh. Iba na yung iba. Kasi may isip mo na ano ba yan? Wala mga kaming anak. So yun na lang ang gawin mo, diba? Utusan mo yung asawa mo mag-asawa ulit, diba? Kasi minsan, may mga lalaki kasi na pag nag-asawa ulit, doon nila nare-realize na sobrang mahal pala nila ang asawa nila. Diba? Mayroong ganun eh. Na nung nag-asawa ng pangalawa, doon niya na-realize na, ay, mahal na mahal ko pala ang unang asawa ko. Diba? Although karamihan talaga sa mga lalaki, pag nag-asawa ulit, parang, ano na, parang malaking pagbabago. Diba? Kasi, parang sa damit din yan eh. Diba yung lumang gamit mo, tapos ngayon bumili ka ng bagong damit. Yung lumang gamit mo, parang hindi mo na siya kailangan. Parang minsan-minsan mo lang kailangan. So, ganon din siguro sa ibang lalaki na pag nag-asawa ulit, hindi na masyadong kailangan yung una o yung pangalawa kasi may bago. So, natural yan, di ba? Huwag kang masyak o mabigla kasi natural yan. Pero, meron naman talaga mga lalaki na pag nag-asawa ulit, doon nila nare-realize na mahal pala nila yung unang asawa o yung pangalawang asawa. Tapos, doon nila na ipaparamdam sa unang asawa, pangalawang asawa, kung anong number ka man na mahal na mahal. Mahal na mahal ka pala nila, di ba? So, pangalawa, kung ikaw naman na babae, isa lang yung anak mo, di ba? Pero ang tagal nyo nang nagsasama ng asawa mo, isa. Utusan mo mag-asawa ulit yung asawa mo para magkaroon ng kapatid ang anak mo. Kasi, at the end, ang makikinabag doon, yung anak mo na magkakaroon siya ng kapatid. Oo, masakit sa'yo. Masakit sa'yo kasi nag-asawa ulit ang asawa mo. Pero maliwala ka sa akin, believe me, ang makikinabang doon sa ang makikinabang doon sa, ano, kapangarumapuruman, ikaruman ka na, yung mga anak mo. Diba? Kasi hindi naman habang buhay kasama mo yung anak mo. Mamamatay ka. Diba? So, dahil sa, pinag-asawa mo ulit ang asawa mo, nagkaroon ng kapatid, ang nag-iisa mong anak, wala ka na sa mundo, pero ang anak mo, may mga kapatid siya, di ba? So, at the end, ang mga anak mo, ang makikinabang nun, hindi ikaw. Oo, di ba yung kasabihan nila sa Maranao na kanarakan o ina, nakasurgaan o ata. Kasi si Kukuria Masana, yung anak ang makikinabang nun, di ba? So, ang kailangan lang natin gawin, lawakan natin ang pangunawa natin. Pero hindi ko naman sinasabi lahat ng lalaki mag-asawa. Doon lang sa yung hindi kayo magkaanak ng asawa mo for 20 years na mag-asawa kayo. Abay, mag-isip ka na, mag-asawa ko ulit. At doon din naman sa lalaki na ang tagal-tagal din nila ng asawa niya, 30 years, 40 years, pero isa lang ang anak. Mag-asawa ka na rin ulit para magkaroon ng kapatid ang anak mo. Diba? Pero kailangan, hindi naman pinayagan ka ng asawa mo na mag-aasawa ka ulit, ipinabayaan mo na siya. Dapat ipakita mo sa kanya na mahal mo pa rin siya, di ba? Yung sa Maranao na tak-tak pangon sa limo ka, di ba? Kasi masarap kayo sa feelings o pakiramdam na madakal kayo wata. Tapos lalot-lalot nagkakasundo kayo. Tapos may pakala ka siya lang kung agama Islam. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Kasi pag matanda ka na at malalaki na yung mga anak mo, ang makikinabang nun, yung mga anak mo. Hindi ikaw na magulang. Di ba? O pwedeng ikaw rin na makinabang. Pero pag wala ka na sa mundo, yung mga anak mo, ang makikinabang nun. Lalo't nagmamahalan sila, ibinibigay ang respeto sa isa't isa. Di ba? Diba? Kasi sabi ko, yung anak ang makikinabang. Kasi example ko sa ginawa kan. Kami na madakla kami ang magarere sa ama. Diba? So, maaga, kiawair kami, ama ami, Allah yarhamo. So, uda sa mga pagarami sa ama, inipangalay mo kami ran ang mga tampar sa kaka. Diba? So,
Ayun yung point na sinasabi ko. Yung anak ang makikinabang at the end, 'di ba? Although masakit sa nanay. So, hanggang dito lang kasi may katas oras sa akin. Sana naintindihan niyo kung ano yung pinagsasabi ko. Okay, so thank you very much sa panonood and please subscribe and click mo yung maliit na ano dyan, maliit na bell dyan para lahat ng video na ginagawa ko ay updated ka and jazakumullah khair, makasalama sa bakal khair, good morning, bye bye.